Hello po, magandang oras po sa ating lahat. Ito, meron na naman tayong i-share. Ipapaliwanag ko po ito kasi marami pong nalalaso ng isip. Nalulungkot tuloy ako sa mga nalalaso ng isip. Ang pamagat po nito ay paliwanag po. Paliwanag sa walang mata na nyog. Kasi marami pong nagtatanong sa akin eh. Nalalaso ng isip nila sa mga paliwanag ng ano. Ng ano-anong nagpapaliwanag dyan. Ito po ay paliwanag ko po. Sa mga paliwanag po ng iba, hindi na po ako kumukontra doon. Bahala na po sila kung ano yung paliwanag nila. Kaya ipapaliwanag ko po dito kung ano ang aking paliwanag sa walang mata na nyog. Ito po yung walang mata, oh. Yan yung isang mata, sa bibig po. Ito po yung walang mata. Yung likod nyo. Walang mata. O, isa pang halimbawa. Ayan po, walang mata. Ah, tunay na tunay, oh. Kahit tusukin nyo po ng ano to, kutsilyo, wala kayong matutusok dyan. Pero pag ito tusukin nyo po, kunting tusok lang po dyan, butas na po yan. Kahit grinderin yan, grinder, mawawala lahat yan, grinderin mo. Pero pag tusukin mo ganyan, mabubutas po yan. Pero po ito mga walang mata po, kahit tusukin nyo po ng napakalakas na kutsilyo, talagang walang mata po yan, oh, matitigas. Matitigas yan, oh. Ito po paliwanag ko sa walang mata po. Marami po kasi nagsasabi na ang walang mata ay malas. Hindi na po ako kumukontra doon. Ito po ang paliwanag ko. Itong walang mata na nyog. Kalikasan po yan. At nilikha po ng Diyos. Ama. Ngayon po. Meron po bang malas na nilikha ng Diyos Ama? Lahat po ng, ito po tatandaan nyo. Lahat po ng nilikha ng Diyos Ama ay swerte po. Swerte. Ang malas po ay nanggagaling sa isip. Kung sinabi mong malas po, mangyayari po yun. Pero kung tinanim natin sa isip, swerte, mangyayari po yun, swerte. Wala pong malas na nilikha ng Diyos. Napakaswerte po lahat. Binigyan niya po tayo ng pangproteksyon, oh. Napakalupit po na pangproteksyon ito. Kaya napakaswerte po. Ako, marami po ako dito sa bahay. Walang mata. Ngayon, bakit po ako sinuswerte? Kasi ang tinatanim ko po sa isip ko, swerte po ito, swerte.
Kasi wala pong malas sa nilikha ng Diyos. Ito po, tandaan nyo. Ang mga nanonood po dito. Marami po kasing nagpapaliwanag dyan. Pero hindi ko na po papakialaman po sila. Wala na, hindi na po ako kumukontra dun. Kaya ginawa ko itong vlog na ito kasi marami na pong nalalaso ng isip po. Ito po, itanim nyo sa isip nyo po. Napakaswerte po nito. Nilikha ng Diyos Ama. Kalikasan po. Sa mga nagtatanong po pala, sa number ko na lang po, 0905754-7588. Or sa Facebook account ko po, Ronald Suelo, yung may nakasulat po dito na Jesus Christ po. Siguro na po, meron na po kayong idea. Pinaliwanag ko na po. Swerte po ito, swerte. Hindi po siya malas. Ang malas po ay galing sa isip ng isang tao po. Na nag-iisip ng malas nito po. Lagi pong itanim sa isip natin positive po, positibo. Huwag po nating magtanim ng negative po dito. Kasi pag itinanim natin ng negative po dito, yun po ang lalabas na resulta po. Halimbawa, pinuntahan mo yung isang tao po at saka ang isip mo, baka wala siya sa bahay niya. Ganun po. Pero ang isipin natin, ah, meron yun. Puntahan ko siya, meron yun. Nandun siya. Mangyayari po yun. Bihira lang po ano yun, pumalpak. Ganun po ang pag-iisip ng tao dapat. Positive po. Positibo. Siguro po naliwanagan na po kayo dito. Walang mata nanyog. Napakaswerte po. Marami po sa akin ito. Pero napakaswerte po ako. Kasi ang tinatanim ko po sa aking isip ay swerte, hindi po malas. Kasi ang malas po galing sa isip ng isang tao po na nag-iisip ng malas. Ang likha po ng Diyos Ama ay napakaswerte po. Eh po, maraming salamat po sa ating lahat. Sana po naliwanagan po kayong mga nanonood dito po. Pagpalain po kayong lahat ng ating Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. God bless you all po.